Let's bust the usapan natin to. Ang daming tao na nagdusa rito eh. Isa na ako sa nagdusa dito. Financial accounting. Unang kliyente ko sa buhay ko, 1988. Nag-issue ako ng unqualified opinion kasi nag-audit ako using generally accepted accounting principle. 1988, gumamit ako ng generally accepted accounting principle at generally accepted auditing standards. Gawa ho yan sa United States of America. Oho, tinuro sa akin sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Scholar ho ako ron. Ha? Taxpayers' money ang ginagamit ng gobyerno para pag-aralin ako. That is 30 years ago. Nung gumamit ako, nung tinuro sa akin, financial accounting, patay kang bata ka, na-audit ng BIR yung kliyente ko. Nung na-audit, na-assess ng saksakan ng laking deficiency income tax at saka deficiency value added tax. Galit ako. Imaginin mo, gumamit ako ng itinuro sa akin sa eskwela, pero merong deficiency tax. Yun pala ang ginagamit ng BIR o yun ng gobyerno ay tax code. Tax code, Panginoon ko. Hindi sila gumagamit ng gaap or ng gaas. O pag-usapan ngayon natin. Yeah, sir, ano ba itong financial accounting, sabi mo, hindi para sa individual yan at hindi rin yan para sa akin. Totoo yun. Hindi pang individual ang financial accounting. Explain ko sa iyo. Ang financial accounting, ang purpose niyan is dalawa. Number one, protect. And number two, promote. Kung nag-iisip kang tao, tatanungin mo sarili mo, sino ang pinoproteksyonan ng financial accounting? So, who ang tanong mo? Sino, sir, ang pinoproteksyonan ng tax accounting? Ito, magugulat ka. Magtataka ka. Ha? Kaya may financial accounting ang pinoproteksyonan. Masakit itong sasabihin ko, ha? Hindi ikaw. Huli ka sa pinoproteksyonan yan. Ang pinoproteksyonan yan is letter A, bangko. Kasi ang bangko ay creditor mo. O creditors mo. Letter B, yung investors mo. Katulad ng mga stockholders ng isang kumpanya. So, balagong ka, bumibili ka ng serbisyo ng malalaking auditing firm, malalaking CPA firms. Ha? Million-million ang professional fee. Million-million ang professional fee. Pero, at the end, hindi ikaw yung pinoproteksyonan, yung creditors mo. Hindi pinopromote yung interest mo, yung creditors mo. So, kawawa ka naman. Kawawa ka pag gumamit ka ng financial accounting. So, dahil dyan, sinasabi ko sa iyo, hindi sa iyo ang financial accounting. Dahil hindi ka naman pinoproteksyonan at hindi pinopromote yung right mo. Kaya nga, di ba, ang requirement ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga bangko, pag umutang ka, pinagagawa ka ng financial statements na ang laman ay financial
accounting. Kasi kailangan proteksyonan ng bangko, ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga bangko. Ngayon, alam mo ba na ang financial accounting ay nagpapataas ng tax due mo? Oh. Pag gumamit ka niyan, sinisure ko sa iyo, mas mataas ang tax mo. Pag gumamit ka ng sir, bossing, gumamit ka ng tax code. Ayan. Sure ako, sir, ang tax mo mas mababa. Kasi ang pinoproteksyonan ng tax code, ikaw, taxpayer. So sa susunod, ah, mag-isip ka. Kung bibili ka ng services, yung services ng isang accountant, bookkeeper, or lawyer na pinoproteksyonan ang karapatan mo, ang interest mo. Okay? Susunod, pag-usapan natin yung o panoorin mo yung ang managerial accounting ba para sa'yo? Para ba kanino yon? Sa susunod na video,